Binati ko na po sa tatlong ate pong tarot card. Ito po yung number 1, clear quartz. Number 2, red jasper. Number 3, black obsidian. Pumili na lamang po kayo kung anong stone po ang gusto ninyo at kung anong gusto iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unay na po natin ang number 1, clear quartz. Sinasabi po dito na ating tarot card na kayo daw po ay mag-iingat dahil maaaring kayo ay magkaroon ng karamdaman. Maaaring mapabayaan nyo ang inyong pong kalusugan. Maaaring may mag-iimbita daw po sa inyo sa isang okasyon. Kung may babae daw kayong nakasamaan ng loob, ay magkakaayos daw po kayo. Kaya sabi rin po dito na mag-uukol ka lagi ng panalangin bago daw po kayo ay lumabas ng inyong tahanan. Maaaring kayo po ay magkaroon ng problema na hindi ninyo inaasahan. Kaya lagi kayo magdadasal bago kayo daw po ay umalis. Kayo daw po ay fighter na tao. Yan sabi rin dito na napakasipag na tao daw po ninyo, number 1. Yan sabi rin dito na kayo ay makakaisip ng pamamaraan kung paano kayo magtatagumpay sa buhay. Sinasabi rin dito na parang may birthday yan na may paparating sa inyo at matutuloy naman daw po ito at magdiriwang daw po ang lahat. Maaari meron lang kayong problemahin dahil sa inyong dalawa ng inyong karelasyon. Maaaring ito ang pinakamayor na problema ninyo sa kasalukuyan. Maaaring kayo daw po, number 1, ay malapit sa tukso. Umiwas daw po kayo sa tukso. Sinasabi rin dito na may isang lalaki ka na makakaaway at maaaring may pag-aaway din kayo magaganap tungkol sa pera. Pero ang inyong karelasyon ay malapit din sa tukso at ang hirap pa sa kanya ay hindi niya ito maiwasan. Parang malalapit kayo ngayon sa mga pagsubok sa inyong dalawang buhay mag-asawa. Sinasabi rin po dito na may kasaganahan kang paparating. May darating sa inyo na pagkakataon na maaaring kikita kayo ng malaking halagang pera. Sinasabi rin dito na parang may pupunta sa inyo na isa sa mga kaibigan ngayong linggong ito at maaaring, ayun, tsika-tsikahan lamang po. Pero kayo daw po ay huwag masyadong kakatiwala sa kapwa dahil maaaring may magaganap na panluloko. Sinasabi rin dito na kayo daw po ay sobrang tapat kung kayo ay makisama sa kapwa. Pero ang masaklap ay hindi sila ganun sa inyo. Kaya maaaring may mga pag-aaway na magaganap. Pero sabi po dito, may matindi kayong pinagdadaan ng problema na malapit nang masolusyonan. Parang matagal na problema na po ito na masosolusyonan po siya. Sinasabi rin po dito na maaaring kayong dalawa ng inyong karelasyon ay magkaroon ng pagtatalong magaganap dahil sa usapin ng pera. Pero may darating kayong magandang oportunidad at kayo daw po, number 1, ay napakasipag na tao. Makakaisip kayo ng pamamaraan kung paano kayo magtatagumpay sa buhay at tama daw po ang inyong maiisip. Yan sabi rin po dito na parang meron kang isang babae na nakasama ng loob na parang babaeng ito ang gagawa pa ng way para kayo po'y magkaayos. Yan po sinasabi ng ating pick a card number 1. Number 2. Sinasabi po dito na ating tarot card sa mga may anak na number 2 ay napakaswerte nyo sa inyo pong mga anak. Makakaranas daw kayo na mamahagi ng tulong sa iba. Yan sabi rin po dito na parang magiging maiinitin ang ulo ninyong dalawa ng inyong karelasyon at parang may maghahamon ng hiwalayan dahil sa usapin ng pera. Parang sa ngayon ay marami kang iniisip na problema lalo-lalo na tungkol po sa pampinansyal. Yan sabi rin po dito na marami kang mga magagandang oportunidad na darating at may swerte sa inyo na biglaan ang hindi ninyo inaasahan. Maaring may pupunta sa inyo na kamag-anakan o kaya kapatid, magulang, ang maaring lumapit sa inyo at mahingi ng tulong at hindi mo ito mapapahindian. May mga pag-aaway na naganap na maaayos, may darating na magandang balita. Maaaring magkaroon ng bigla ang kasalang magaganap sa inyong pamilya. May kasaganahan daw po kayo na paparating, magtatagumpay kayo sa buhay. May mga pag-aaway na masusolusyonan. Sinasabi rin po dito na kayo daw po ay breadwinner number 2 ng inyong pamilya. Kayo'y nagdadala ng inyong pamilya, kayo'y nag-iisip ng kawalan, kayo'y nape-pressure. Yan sabi rin po dito na may darating na balita tungkol sa pera at medyo hindi ka ganong kagandahan kagaya ng inyong inaasahan. Maging aware ka dahil maaaring may mag-a-attempt ng panluloko daw po sa inyo. Magtatagumpay daw po kayo sa buhay. Yan sabi dito sa mga dalaga na nakapili na number 2,
maging aware kayo dahil parang may darating sa inyo manliligaw na nasa middle age at ganun din po yung mas bata sa inyo, ay huwag niyong papansinin. Maring sa ngayon ay kumbagay huwag muna kayo tungkol po sa love life dahil sinasabi rin dito na maaaring kayo ay maluloko lamang. Sinasabi rin po dito na kung meron kayong pupuntahan at maaaring hindi kayo matutuloy. Maaaring may darating na balita sa inyo tungkol sa pera at medyo mag-iinit ang inyong ulo dahil po hindi ganun kagandahan. Parang ang inaasahan ninyo ay maganda or malaking halagang pera ito, pero ang darating sa inyong balita ay hindi ganun kagandahan tungkol po sa usapin ng pampinansyal. Yan po sinasabi ng ating pick a card number 2. Number 3. Sinasabi po dito na ating tarot card sa mga single na naghihintay ng forever ay maaaring matagpuan nyo na daw po ang inyong forever. Sinasabi rin dito na maaaring kayo daw po ay machichismis number 3. Maaaring kayo ay husga ng ibang tao at huwag mo na lang itong papansinin. Sinasabi rin po dito na may kasaganahan kang paparating at kung kayo man ay nagkaroon ng problema tungkol sa pera ay masusolusyonan daw po ito. Marami daw po kayong pangarap sa buhay, makakamtan nyo daw po ito. Bagamat kayo po daw ay dadaan muna sa mga pagsubok, pero ang pagbabago ng buhay ninyo soon ay magandang pagbabago. Malapit na daw pong umikot ang maganda kapalaran para sa inyo, bagamat dumaan kayo sa mga pagsubok na talagang parang dumadaan kayo sa madilim na mundo. Ibig sabihin, marami kayong problema ang pinagdadaanan, pero malapit nyo na itong masolusyonan. Malayo naman daw po sa depression ang problema mong pinagdadaanan. May darating daw po na tulong sa inyo. Sinasabi rin po dito na may darating din na magandang balita. Sinasabi rin po dito na mapagmahal ka daw po sa pamilya, mahilig ka mag-alaga ng hayop at mga halaman. May kasaganahan daw po kayo na paparating. Marami mga magagandang oportunidad ang darating daw po sa inyo. Sinasabi rin po dito na meron kang mararakit na dito ka magtatagumpay. Parang malaking halagang pera ang kikitain nyo daw po dito. Sinasabi rin po dito na may mga pag-aaway na naganap na maaayos. Sabi po dito ay parang marami kang gustong gawin, marami kang pangarap, pero parang hindi mo pa siya makamtan sa ngayon, bagamat gustong-gusto nyo na siya na makamtan. Makakamtan nyo daw po ito, basta huwag ka lamang makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon. Parang meron pong offer sa inyo or meron darating sa inyo magandang oportunidad na parang mamimili-mili kayo. Yung iba parang tatanggihan ninyo dahil parang hindi kayo, parang feeling nyo eh, ayaw nyo sa kanya, ayaw nyo ng offer na ito. Pero darating sa inyo ang punto na magsasabay-sabay ang mga magagandang oportunidad na darating. Pagbabago ng inyong buhay soon ay magandang pagbabago, kasaganahan ang mapapa sa inyo at bilog ang mundo. Kung kayo daw po ay nasa ilalim sa ngayon, soon kayo naman ang papaibabaw. In short, kung mahirap ka sa ngayon, soon, malapit na daw po kayong yumaman. Yan po ang sinasabi ng ating pick a card for today. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!